Nakalulungkot po itong tatalakayin nating paksa kasi kung totoo po ito, biruin mo, sarili mong buwis pumatay sa iyo. Alam niyo po ba kung gaano karami ang biktima di umano ng extrajudicial killings sa panahon ng Duterte administration? Kung ang pagbabasihan po natin ay ang account ng mga tumututok po ditong human rights group, yung mga concerns sa karapatang pantao ng mga individual, more or less 30,000 daw po ang kabuuan ng mga naging biktima ng EJK sa panahon ni Rodrigo Duterte. Pero let's stick doon po sa facts. Ang nakalagay po sa datos, ayon po ito sa isang resolusyon ng Korte Suprema na napag-alaman po natin sa pamamagitan po ng Quadcom hearing, ay simula po nung July 1, 2016 hanggang November 27, 2017, ang mga namatay po sa war on drugs ay umabot po sa 20,322. At dito nakalulungkot kasi kung totoo ang sinasabi ni Rowena Garma at itong posibilidad na Intel funds ang nagamit, kung imumultiply po natin yung 20,322 po na bilang ng mga individual na yan, kahit sa halagang 20,000 na lamang po, 20,322 times 20,000 pesos. A total of staggering 406 million pesos. Sa 20,000 pa lamang po na reward money sa sino mang mapapatay. Eh napag-alaman natin na by level pa ang kategory niyan. Mula po sa 20,000 pesos, umaabot pa ng mahigit sa 1 milyong piso. Depende po doon sa level nung napapatay na tao. Yan po ang nakalulungkot dito. Sarili mong buwis, pumatay sa mga individual na ito. Parang naging bahagi tuloy tayo, no? Kasi buwis natin yun, eh. Pero syempre, wala tayong kinalaman dyan. Ngayon, bakit po natin pinag-uusapan ito? Kasi ito po yung balita, mga tol. Pakinggan po natin ito. Ipatatawag ng Quad Committee ng Kamara ang Commission on Audit para busisiin ang intelligence funds sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Posible raw kasi na ito ang pinagkunan ng pondo para sa umano'y pabuya sa mga pulis na makakapatay ng mga drug suspects sa gera kontra droga. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa pagsiwalat ng pagbibigay ng umano'y reward money sa kada mapapatay sa ilalim ng anti-drug war noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, gusto malaman ng House Quad Committee kung saan galing ang pinamahaging pera. Ayon sa isa sa mga chairman ng komite na si Laguna Representative Dan Fernandez, posibleng kinuha ito noon sa intelligence funds ni Duterte. Medyo matunog ang pangalan ni Dan Fernandez ngayon, ang kongresista mula sa Lone District ng Santa Rosa City, kasi ito'y kumakandidato ngayon sa pagkagobernador sa lalawigan ng Laguna. Kaya napaka-favorable para sa kanya ng hearing na ito dahil hindi lamang nakikilala siya sa lungsod ng Santa Rosa kung hindi pati sa buong lalawigan ng Laguna, higit sa lahat, sa buong Pilipinas at buong mundo. Anyway, beside the point tayo dyan kasi politics naman yan, pero syempre hindi rin mawawala yung issue ng politika pagkadating sa usapin na ito. Ganun pa man, doon lamang po tayo sa maaaring maging katotohanan sa hinaharap. Dito, hinahangad ng mga kongresista, particular nitong si Congressman Dan Fernandez, na mabusisi ang Intel funds ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na ngayon, napag-alaman po natin na sa lahat po ng mga nakalipas na Pangulo ng Pilipinas, eh siya po talaga yung pinakamataas ang Intel funds. Nagka-triple ang halaga po nito mula po sa sinundan niyang dating Pangulong Noynoy Aquino. O kaya lumabas na investigahan yung Intel Fund ng former president, because Rowena Garma told us na doon ang galing sa Malacanang yung pera. So we need to find out saan talaga kinuha yung pera. And we're pretty sure doon yun, sa Intel Fund. Para malinawan, ipatatawag ng Quadcom ang COA o Commission on Audit. Bubusisiin nila ang inilabas na Intel funds ni Duterte mula 2016 hanggang 2022. Parang mahirap lang ito kasi mga tol, napaka hirap busisiin yan dahil sa ating pagkakaalam, classified ang mga impormasyon kapag ka Intel funds ang pinag-uusapan.
O, tingnan natin kung saan hahantong ang punto na ito, no? Kasi dapat malaman ng taong bayan saan ba talaga nang galing. And we are hoping na hindi Intel funds. Sana yung mga usap-usapan na lamang na ito'y produkto ng illegal na aktibidad. Pero kung buwis kasi ang pag-uusapan tapos papatay sa kapwa natin Pilipino, eh hindi po maganda yon. Titingnan natin kung paano yung lumabas yung bulk ng pera. Kasi doon sa first 2 months ata, yun yung nakita namin, parang merong sudden increase eh. From the former president, si Pinoy, tapos suddenly nag-increase yung Intel fund. From a certain months lang ata, parang medyo malaki yung nagamit. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research taong 2016. O eto, napakaliit lamang, malaki pala. Kasi 500 million pa rin naman yan eh. Pero kumpara naman sa sobrang laki na Intel funds ng sumunod dito kay Noynoy Aquino na si Rodrigo Duterte. Mula sa 500 million pesos, naging magkano ito sa unang taon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte. Nang nakaupo pa sa pwesto si dating Pangulong Noynoy Aquino, binigyan ng Office of the President ng 500 million pesos na confidential at intelligence funds. Pinaghatian nila ito ng sumunod sa kanyang si Duterte. Nang ang Duterte administration na ang gumawa ng budget, lumobo ng 5 beses o 2.5... 5 beses pa nga pala, nabanggit ko kanina, tatlong beses lamang ano ang paglobo. 5 beses, grabe mga tol. Napakalaki. Billion pesos ang budget para sa confidential at Intel funds mula 2017 hanggang 2019. Taong 2020, lumaki pa ito sa 4.5 billion pesos. May nagtatanong, ano daw ang pinagkaiba ng congressman at governor? Unahin po natin sa branch po ng ating gobyerno. Ang mga kongresista po ay nasa ilalim po ng legislative branch of the government. Samantala, ang mga gobernador ay nasa ilalim naman po ng executive branch of the government o functions. Madaling paliwanag lang po ito ha. Ang mga congressman ay mga mambabatas. Lumilikha po sila ng batas. Paano po nila isinasagawa ito? Sa pamamagitan po ng pagdinig ng mga hinaing ng kanilang mga constituents or in most of the cases na napapanood po natin ngayon sa harapan ng publiko sa pamamagitan po ng mga public hearing. Dahil po sa mga impormasyon na nakukuha nila sa mga public hearing na yan, like for example, ito pong extrajudicial killings, sila po'y nagpapanukala na ang EJK ay magkaroon ng stiffer penalties at i-classified po ito as heinous crime. Samantala, ang gobernador naman po ay governance, pamamahala. Kumbaga, ang lalawigan kung saan sila po ay namumuno, sila po yung nagpapatupad ng mga batas hinggil po sa local na pangangailangan ng kanilang mga constituents. Kasama rin po dyan, syempre, ang peace and order. O yan lamang po yung pinakabuod na paliwanag tungkol sa pagkakaiba ng gobernador at kongresista. Tuloy po natin ang pakikinig dito, mga tol. Pesos kada taon hanggang bumaba sa pwesto si Duterte. Ang confidential at intel funds ng Malacanang sumasailalim sa audit ng COA pero hindi sinasapubliko ang findings dahil posibleng may impact ito sa national security. Kaya ngayon pa lang nakikita na ni Fernandez na mahihirapan silang imbestigahan ang intel. Yun ang masakit na katotohanan dito. Kasi parang napakahirap na mga na malaman. Pero syempre wala namang masama kung susubukan po nila eh. Kasi talagang grabe. Ilan sa mga EJK na ito ay ito naman pong mapapanood natin sa balita. Mga sensational cases po ito. Kasi mga politiko po ang pag-uusapan dito. Partikular yung kay Mayor Halili ng City of Tanawan sa Batangas. Muling bubuksan ng Philippine National Police ang mga tinagreang cold case o kaso ng pagpatay sa mga lokal na opisyal sa kasagsagan ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang dyan ang pagpatay sa alkalde ng Tanawan City, Batangas, kung saan isang pulis ang itinuro. Nakatutok si Ian Cruz. Matapos ang revelasyon ni dating police officer Rina Garma sa Quadcom hearing na may mga pulis na sangkot sa pagpatay kay Tanawan City Mayor Antonio Halili noong 2018. Muli raw imbestigahan ng Philippine National Police ang mga pagpatay sa iba pang lokal na opisyal sa kasagsagan ng war on drugs ng Duterte administration.
Ang mga tinaguriang cold cases na ito, bubusisiin daw maigi ng PNP. Titingnan nga natin na kung sino yung mga na-involved na mga, particularly the elected officials and other well-known personalities na namatay during the height of the anti-drug campaign during the time of the previous administration. But definitely, this will be included doon sa i-review po ng mga cases, not only dito sa case po ni Mayor Halili. Dito ang pinaka nakakalungkot kasi active police officer ang sinasabi na mga nasa likod ng mga EJK na ito. No? Kaya tingnan natin kung saan hahantong po ito. Pero bakit po natin tinatopic ito? Malapit na po ang halalan. Ito po ay hindi paninira. Lahat naman po ng ating pinapakita ay galing po sa balita. Nire-reaksyonan lamang po natin at ipinapakalat po natin ng impormasyon. Malapit na po ang halalan sa May 2025 senatorial election or local election kasama doon. Siguraduhin po natin ang ating iboboto, hindi po yung mga ganitong tao. Kung ang pagbabasihan, ang account ngayon na nangyayari, diyan po sa House of Representatives. Kasi kahit anong gawing pagtanggi ng mga tao na ito, mukhang iba po yung sinasabi ng mga testimonya ng mga individual at ebidensya. Kaya sana sooner or later, hindi lamang hearing ang nangyari, hindi lamang panukalang batas kung hindi kaukulang kaso. Ngayon, pakinggan po natin, medyo mahaba po ito, ito pong naging interview kay Congressman Dan Fernandez ng 1PH. Let me start off with this. I understand from our headlines na yung Quad Committee is inviting among other people President Duterte, Bongo, Bato de la Rosa to attend the Quad Committee, pero hindi mandatory. given po na hindi na si Bato tsaka si Bongo and wala pang imik from dito. Ang katuwiran kasi nung dalawang senador, itong si Bongo at saka si Ronald de la Rosa, hindi sila adadalo sa pagdinig ng House of Representatives kasi merong tinatawag na parliamentary courtesy. Magiging presidents daw po ito. Ano ba yung pronunciation tama doon? Yung presidents. Kung ano mang pronunciation yan, pasensya na kayo. Hindi ako particular sa pronouncement. Ito daw kasing mga pangyayari kung sakasakali ay baka maging batayan sa hinaharap para maulit ng maulit. Kaya hindi daw nila gagawin yung kanilang sarili ang magsimula para yung parliamentary courtesy na yan mawala sa pagitan po ng House of Representatives and Senate of the Philippines. Pero sa isang punto, ang sinasabi po dito nitong si Congressman Dan Fernandez, and I fully agree sa kanyang opinion, na kung ikaw wala kang kasalanan at nadudungisan ang iyong pangalan, ikaw mismo ang magpipresenta para linisin ito. Maraming salamat, Merly Watson. Ha? Thank you po. Malamuyo pa naman po ang aking birthday sa October 20 pa. Ganun pa man, maraming salamat po. Kung wala kang kasalanan, di ba? Basic naman yon. Dapat ikaw mismo yung luminis dito. No? Kasi meron ng pagdinig na nangyayari, hindi na social media ang pinag-uusapan dito. Magkaiba po ito sa mga naninira kay Special Assistant to the President Antonio Lagdameo. Social media lamang yung ingay nila. Pinagpapaliwanag nila si Antonio Lagdameo sa social media, sa publiko. Pero iba po ang sitwasyon dito. Quadcom po ito. Official po itong hearing. Official pong forum kung saan ikaw ay naakusahan. At nararapat naman siguro na kung ikaw ay naakusahan, ipaliwanag mo ang iyong side. Pero ayaw nilang dumalo . Hindi natin alam kung ano ba talaga ang kadahilanan. Sila ba ay guilty o dahil lamang sa parliamentary courtesy? Duterte, umaasa ba kayo na mag-attend sila? Well, alam mo kasi may parliamentary courtesy talaga at hindi natin maiiwasan yung mga tradisyon ano, na sila ay pwedeng hindi umaten dahil nga po kumbaga upper and lower. But yes, of course, ako naman, siguro kapag medyo nakikita ko that
being adverse sa akin yung mga accusations, no? Ako, I'll be attending if ever sa Senado. But of course, that's the prerogative. At yun naman kay former President, it's an open-ended invitation dahil nga, of course, yung respect being the former President are being observed by the Quadcom. So basically, it's really up to them if they're going to attend or not. After all, hindi naman po yung magiging malaking kawalan sa Kongreso if ever that they will not be able to protect their own interests. Tama. Kasi alam nyo mga tol, malakas naman ang paniniwala ng House of Representatives na kahit hindi dumalo itong mga senador na ito, lalabas at lalabas ang katotohanan dyan. Lalo tayong mga Pilipino, babanggiti rin naman ito ni Congressman Fernandez mamaya, naniniwala tayo sa kasabihan na ang lahat ng katotohanan ay nahahayag. Ang kasinungalingan hindi maitatago at ang kasamaan may katapusan. Oh, kahit huwag kayong dumalo, pagka ginawa nyo talaga ang mga bagay na yan, hindi nyo yan maitatago. Senator Bongo, Senator Ronald De La Rosa, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya better siguro na makipag-cooperate na lang sila regardless sa kanilang posisyon sa ating lipunan sa nakalipas na panahon at sa kasalukuyan. Pero sir, kayo yun, sir. Yung naitatanong daw, Congressman, eh, kasi meron din kami istorya ngayon na meron na daw kayo sufficient evidence actually to put together the picture tungkol dun sa mga extrajudicial killings niya in the course of the drug war. So, tatanong ko, gano'n ba ka-importante yung testimony nilang tatlo? Kasi, in the first place, I think both the Senate, the two senators have said na wala silang balak kumarap sa inyo. Well, actually, pag titignan mo yung mga evidences, yung mga corrupt, ano, mga nagko-collaborate na eh, yung mga resource persons. Yes. If you remember, yung sa PDLs, yung dalawang PDLs, yung nagsabi sila na merong tigwa 1 million na bayad sa kanila. And even si Rowena Garma, at first, dinitinay niya yun, but suddenly, she testified that 1 million talaga yung lumalabas. O baka yung mga hindi pa nakakapanood ng pangyayari na yun ha, sa House of Representatives. Ito po yun eh. Pero malamang sa malamang kung tutok po kayo sa ating programa at sa ibang mga vlogger, napanood nyo na po ito. Kaso lang, ito po yung katotohanan ayon kay Rowena Garma, which I believe hindi naman niya sasabihin po ito kung wala po siyang dahilan. Ang nakikita ko kasing dahilan dito, ito po ay kahit siguro masama ang isang tao kapag ka ikaw ay inusig ng iyong konsensya, magsasabi ka talaga ng katotohanan eh. No? O ganito po. Leonardo informed me that he had recalled several trusted personnel, namely. Ayan po yung tag po. I met Lester Bergaño, Romel Bacat, po sa House of Representatives. At bago nga po sa pagsasalita na yan ni Rowena Garma ng medyo maayos na, una niyang binasa yan at talaga siyang umiiyak. At tinanong siya, bakit ka ba umiiyak? Kasi baka ang sabihin ng mga tao, ng publiko, ay pinipilit ka lamang dito. Ang sagot niya, natatakot siya sa kanyang buhay. Natatakot siya sa buhay ng kanyang pamilya, ng mga malalapit sa kanya dahil wala na po siya sa posisyon eh. Tama naman yung sinabi ni Congressman Romeo Acop eh. Talagang makakaramdam ng takot ito dahil ito'y hindi na po uniformado. Wala na ito sa gobyerno. Malamang sa malamang, wala na rin po itong bodyguard. Kung meron man, baka mangilan-ngilan na lamang. O kaya nga, dito sa interview naman na ito, kay Dan Fernandez, babanggitin naman dito ng mga nag-i-interview sa kanya na sana patuloy mabigyan ng proteksyon itong si Rowena Garma. Dapat pag-ingatan talaga ng ating gobyerno ngayon ito dahil ito po ay napakalaking impormasyon ng kanyang mga ibinigay at pangunahing testigo siya sa mga maaaring sangkot na tao dito. Meron siyang personal knowledge eh. Kaya kung pag-iinteresan ng kanyang buhay, napakadali. Anyway, tuloy natin muna ang pakikinig dito. So marami na siyang mga corroborative instances that na can be can be filed by the DOJ. So I think to amin po magiging partial report. Oh, nawawala yung signal. Nasa biyahe kasi si Congressman Fernandez. Malaking bagay para doon sa gagawin ng investigasyon ng ating pamahalan. Akong, napanggit mo kanina na you're respecting tradition. Yun ang dahilan kung bakit open-ended yung imbitasyon sa presidente at saka doon sa dalawang senador. Kahit napaka-overwhelming at saka napaka-compelling ng evidence laban sa kanila. Mm-hmm.
Pero di ba yung house ay sinira na yung... Pero dito nagtataka lang ako eh. Tama. Itong sinasabi nitong si Llamas eh. Ano? Kasi sa pagkakaalam ko, ang ilang mga kongresista dumalo na po sa pagdinig na isinasagawa ng House ng Senate of the Philippines. Eh bakit ang senador ayaw dumalo? Ano bang meron sa kanila? Kondisyon na yan. Di ba yung binabanat sa inyo ni Marcoleta na sinira nyo na yung tradisyon nung budget hearing with the Vice President Sarah? Iba pala yung sinasabi naman itong si Llamas. Ang tinutukoy niya, yung tradisyon na ina-afford sa mga na, mga matataas ang posisyon sa ating gobyerno, pinakamatataas ang posisyon sa ating gobyerno, katulad po ng presidente at vice-presidente. Pero sa ating pagkakaalam, di ba si Congressman Marcoleta din dumalo sa Senate of the Philippines hearing? Nakipag-dialogo pa nga siya sa mga senador that time eh. No? Kaya kung nagagawa ng mga senador na ng mga kongresista na dumalo sa isang hearing ng Senado, eh siguro naman wala ring problema na dumalo ang mga senador sa hearing na isinasagawa ng House of Representatives, lalong-lalo na kung ang pangalan po nila ang nayuyurakan, ang nasisira. Kaya hindi ko makuha yung logic eh. Kung ako kasi wala akong kasalanan, tapos niyuyurakan ng sino man ang aking pangalan, lalo ako isang senador, aba, ipagtatanggol ko ito sa isang proper forum katulad ng Quadcom na yan. Eh, hindi nila magawa. Ano ang dahilan? Duterte, so you are not bound by tradition. You are bound, yes, you are bound by history. Kasaysayan, yes, ang itong mas mahalaga sa inyo eh. Kaya hanggang kailan kaya yung tradisyon na yan? Ay re-respeto yung tradisyon na yan. Well, actually kasi yung tradisyon na yan, ano lang yan eh, words lang talaga yan. But of course, mismo kasing siya Senator Bato ang nagsasabi that he will be respecting yung tradition. And by saying that, sabi niya na he's going to respect that. So basically, hindi na natin siya makukompel to attend because yun lagi yung premise niya. But I heard that Senator Bongo have manifested his intention to attend ata. Ano? Parang meron ako nadinig na ganun sa kanya. Parang hindi eh. Si Congressman Fernandez eh. Ang pagkakaalam ko sa napakinggan kong balita, siya ay magsasagawa ng sarili nilang version ng pag-iimbestiga sa Senate of the Philippines. Ang iginigiit ni Senator Bongo ay ang parliamentary courtesy. Ano? Pero yung pagdinig sa Senado, malamang sa malamang mangyari yun at sinigundahan yun ng minority leader na si Coco Pimentel. But the thing there ay magkakaroon kaagad ng konklusyon sa harapan ng publiko na maaaring maging bias ang pagdinig. Dahil sila mismo yung involved na tao eh. Ano yun? Loko-lokohan lang ang mangyayari. Magtatanong ka, tapos sarili mo yung involved. O sasabihin mo doon sa resource person mo, totoo ba na si Senator Bongo ay involved sa reward system? Tapos ikaw yung nagtatanong. Ano? Napaka-ridiculous naman. Nakakatawa naman yung ganun, mga tol. Kaya sana, para wala nang ganung issue, eh makipag-cooperate sila rito sa House of Representatives. Statement. So, let's give them the benefit of the doubt. You know? We're just parang sa, parang... Oo, totoo yan. Tire can, ano? Mababanggit kasi dito yan eh, sa interview ni Edling Gao, Ronald Llamas, dito kay Congressman Dan Fernandez. Ayoko lang pangunahan, pero since binrot out mo na, pangunahan na natin. Ang nangyari kasi dito during the interview, sinambit ni Ronald Llamas na bahagi ng testimonya ni Las Cañas na itong si Rowena Garma ay talagang kasama diyan po sa implementation ng war on drugs. At nagulat itong si Congressman Dan Fernandez kasi hindi pa nila alam yung bagay na yun eh. But anyway, para mas mabuti na kumpleto yung rekado ng ating mapapakinggang impormasyon, eh dito na po natin pakinggan. Tuloy muna natin ang pakikinig dito sa interview. Tinatago na lang natin po doon sa tradisyon ng parliamentary courtesy. But of course, we are giving so much leeway for those to attend on their own volition. At I hope that they will come into their senses. It is important, ano, imperative for them
to appear kasi nga may mga accusations eh. Kahit naman ako, if ever that I'd be accused by the Senate of doing something as big as this, ako... Ayun nga eh, no? Nawawala yung signal. Ako to para linisin yung mga... Yun yung punto dyan eh. Kung ikaw ay inaakusahan tapos wala ka namang kasalanan sa isang proper forum, hindi social media ito mga tol eh. Proper forum po ito eh. Sa social media, mauunawaan ko kung mananahimik ka eh. Kasi mag-aantay ka sa tamang lugar. Pero ito, tamang lugar na itong Quadcom eh. Tapos inaakusahan ka dyan, hindi ka magsasalita. Binaliktad niya yung lamesa. Ang sabi niya ay, lahat naman kayo nakinabang. Nakinabang dyan sa ginawa namin. No? Yung usually tahimik na senador. Yun ang sinasabi niya. Sa ibang pagkakataon natin pag-uusapan yan, Tolgin Karunungan. Hindi pa nahanap hanggang ngayon. Ang sabi ni Harry Roque, kinu-quote pa si Ace Barbers yung kanyang mga statements nung nakaraang mga taon. No? So, ibig sabihin, itong mga ito ay won't go down silently into the night. Tumitira rin sila ngayon. At tingin ko, simula na ito ng kanilang counter-offensive. No? Kaya, kaya sinasabi ko na yung dating mga tradisyon, baka medyo nalabas na sa bintana. No? dahil nga pala to, came out swinging na eh. Si Bato at saka si Bongo. No? Sabi ni Harry Roque, all of these are rumor mongering. No? Wala itong basihan, etc. O dyan, sa punto na yan na sinasabi nila na walang basihan, naniniwala ba kayo doon mga tol? Kasi kung walang basihan, eh bakit, ano yung puro coincidence lang ang nangyayari? No? Nasa panahon ng pamumuno ni Rodrigo Duterte, libo-libong mga Pilipino ang namatay tapos walang extrajudicial killings. Nasa panahon ni Rodrigo Duterte, naglobo ng 5 beses ang Intel funds, confidential funds ng Office of the President. Tapos ngayon, nalalaman natin na bahagi daw po di umano ng reward system ay galing sa gobyerno. Nasa panahon ni Rodrigo Duterte, talaga namang public knowledge na itong si Senator Bongo noon ay Special Assistant to the President ay halos lahat ng kilo sa gobyerno, wala pong nakakalusot sa kanya. Even ang mga appointment. Kung matatandaan ninyo, hindi maa-appoint si Gerald Bantag sa Bureau of Corrections kung hindi din dahil kay Senator Bongo eh. Kasi si Senator Bongo ang naging parang nagtulak sa personalidad nito pong si Gerald Bantag para maging Bureau of Corrections Director po ito. Which is very rare na nangyayari sa mga nakalipas na panahon dahil kung titingnan po natin ang rango that time nitong si Gerald Bantag, he was only jail superintendent, lieutenant colonel. Tapos bigla kang tatalon as 4-star general. Anong meron? Ito kasi yung meron nung time na yon. I do not know kung ito yung basihan. Sabi ni Bongo, yari kayo. Kailangan daw ang pumalit, mamamatay tao. E kung matatandaan ninyo, noong 2016, na-involve itong si Gerald Bantag sa isang riot sa Paranaque City Jail, kung saan nagresulta po ito sa, hindi naman pala riot, sabi, pinasok daw po yung kanyang opisina ng mga persons deprived of liberty at in the process, sumabog ang granada, 10 katao ang patay. Oh, parang yun yung nagiging kwalifikasyon eh. Kapag ka mamamatay tao ka, pwede. At kung pagbabasihan po natin itong sinasabi ni Royina Garma, eh, parang ang nangyayari, I'm sorry kasi kay Royina Garma naman talaga nang galing ito eh. Diba? Sabi ni Royina Garma, yung Davao model, pinapa-implement itong si Rodrigo Duterte sa national level. At ayon kay Royina Garma, ang gusto ni Rodrigo Duterte ay mga operatiba na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kaya ang tanong, bakit miyembro ng Iglesia ni Cristo ang gusto niyang maging operatiba para sa Davao model sa pag-i-implement nito sa national level? Anong meron? 'Di ba? Kaya 'yun yung mga bagay-bagay na nagtutugma-tugma eh. Si Gerald Bantag hindi maikakaila na Iglesia ni Cristo. Si Leonardo Edilberto Iglesia ni Cristo. Pero again, ha, huwag natin husgahan ang relihiyon dito.
individual acts po iyan ng mga miyembro ng relihiyon na kanilang kinabibilangan. At siguro naman hindi yan itotolerate ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo dahil pro-life dapat ang mga relihiyon eh. Kaya tingnan natin kung ititiwalag ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo ito pong mga involved na tao dito na di umano'y kasama nga sa extrajudicial killings. Anyway, tuloy po natin ang pakikinig dito. So, kaya, whether you like it or not, you have to engage itong ganitong klaseng pagtaob nila ng lamesa. Yes. Ako naman ang pananaw ko doon, ano, yung sinasabi nila. Kasi parang kanina, nung pinapanood ko rin yung sinasabi na nakinabang naman kayo during that time. Kasi ako, I was mayor ng City of Santa Rosa. Remember when we, with the former Senator Marrojas ran, di ba? We supported Marrojas for his presidency. And then, naging mayor ako noon during that time. Kaya iniisip ko, kung yung sinasabi niya na nakinabang naman kayo lahat, tayo mga kababayan natin, hindi ko malaman kung anong pakinabang yung pinabanggit doon ni Senator Bongo. But ako, kasi during that time na ako mayor, one thing that I did para to support the policy of the government during that time was to put up a rehabilitation center. At yung rehabilitation center na pinutap ko, ako sa pananaw ko, yun ang nakasagip doon sa mga kababayan ko sa Santa Rosa, kaya wala halos na patayang naganap doon sa area namin. Because lahat ng mga napipili doon, ng mga pusher, ay nilalagay namin sa Balay Silangan at yung mga namang user nilalagay namin doon sa Tangal Rehabilitation. Dito, makikita natin na kung merong prinsipyo ang nakaupong alkalde, naiiwasan din yung mga ganitong uri ng patayan eh. Kasi sa totoo lang mga tol, ang mga local chief executives katulad po ng mayor at saka governor, meron po silang say sa mga isinasagawa ng kapulisan sa kanilang area of responsibility. Kapag ka ang mayor, sasabihin yan sa kanyang chief of police, ayoko na may mga patayan na nangyayari dito sa ating lugar. Ha? Susundin niya ng chief of police eh. And basically, baka wala halos manlalaban dyan. Pero kapag ka ang mayor, wala lang pakialam, eh malamang sa malamang, alam nyo naman kung ano yung nangyari sa buong Pilipinas eh. Diba? Siguro, sa mga nandirito na manonood po natin sa Pilipinas, kung kayo po ay nakatira sa isang bayan o syudad, malamang sa malamang nabalitaan nyo na meron pong nanlaban na mga suspek sa inyong kapulisan dyan, di ba? Ibig sabihin, kaya may nanlalaban kasi either ito ay okay lang din sa city mayor or municipal mayor or even sa governor. Pero pagka ayaw talaga ng city mayor, like dito sa sinasabi nitong si Dan Fernandez, kung meron mang nanlaban, less po iyon kumpara sa ibang mga lugar. Iyon yung sinasabi ngayon dito ni Congressman Dan Fernandez. Sa kanilang lugar, halos meron mang namatay pero hindi po ganun karami kumpara sa ibang mga lugar. Of course, masasabi natin na yung kanilang policy na according to sa report, 20,000 yung mga namatay, siguro hindi naman lahat ng mga kapulisan, hindi naman lahat ng mga LTU ay nangyari mga patayan. So ngayon, yung sinasabi mo, Secretary Llamas... Ito, sabi ni Ariel Evay, FYI, ang member ng INC ay tinuturuan sa pagbabagong buhay. Ang member na gumagawa ng bagay na labag sa kalooban ng Diyos ay tinitiwalag. Kaya nga po, aantayin po namin yan. Kasi hayag naman po sa publiko, na yung mga binanggit po nating personalidad, katulad po ni Gerald Bantag at saka ni Edelberto Leonardo, ay miyembro po ng Iglesia ni Cristo. O, tingnan natin kung matitiwalag po sila sa inyo pong grupo o relihiyon na kinabibilangan. Right now to start the engagement with us, ano? Abe, basta magbabasa sila naman kami doon sa mga ebidensya na nilalatag sa QuadCom na sa katotohanan naman, talagang hindi naman namin po hinahanap, dumadating na lamang. At sila na mismo ang nagsasalita ng kanilang mga nalalaman dahil siguro out of the ako lang ang pananaw ko doon kasi hindi lamang yung konsensya ang tinatamaan sila. Nakikita nila na nag-iipit na sila and thereby looking at criminal procedure natin, yung mga mitigating circumstances by telling something, by tell them para hindi masyadong maging aggravating yung kanilang penalty. Kaya yun ang nakikita kong reason kaya dumadami ang ebidensya. Pero kung sabi nga ng iba... Ito naman pala, sabi ni Kelly R., tiwalag na daw si Bantag matagal na.
O si Leonardo ay natiwalag na din ayon kay Katungin. O sige, given yan po naman yan. Ano? Again ha, hindi po kami, ako in particular, may mga kamag-anak po ako at kaibigan, kakilala ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Hindi po namin inuusgahan dito ang Iglesia ni Cristo, kung hindi yung particular na aksyon ng isang tao. Kaya sana lahat po ng mga ganyang gawain ay hindi dapat maging katanggap-tanggap sa pagiging miyembro ng anumang reliyon. Sobrang-sobrang ating emphasis doon sa tradisyon at sa kortosiya sa isang bansa kung saan labis-labis naman ang umbagan at patayan. I mean, just a few days ago, kayo mismo, among other congressmen, nag-file ng isang bill to criminalize EJK. So from your end, at least may recognition na malawak ang problema ng EJK na pinawalang bahala ng ilang taon. So ganun, parang may disparity ba na parang so much emphasis on giving courtesies and anyway, mahaba pa kasi itong interview na ito, ano? 30 minutes lang naman usually yung ating mga topic. Kaya magpo-proceed po tayo sa next topic natin. Ito naman ay kay Roque at ang asawa po niya. Pero sa separate channel po natin yung pag-uusapan sa Top 1 Charlie. Kaya kung may pagkakataon po kayong lumipat, maglalive po tayo sa Top 1 Charlie at itutuloy po natin yung random selection ng winner sa ating raffle. Lipat po kayo sa Top 1 Charlie at magkita-kita po tayo after a couple of minutes. Ano, ipe-play lang natin tong outro then intro sa ating live streaming. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lamang mga to. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.